Panghuli na lang po dito sa rollout. Ang sinabi ho ni Senator Ontiveros, ang current inoculation rate daw is way off track. Dahil with regard to percentage to population, less than 1% pa lamang po tayo dun sa fully vaccinated na. On a related point, Senator Gatchalian wants government to allow vaccination to the general population para ho magsimula tayo dun sa mga willing na na magpabakuna para mapabilis daw po ang ating rollout. Tama po yung sinabi ni Senator Gatchalian, no? At yun nga po ang na-desisyonan na base sa rekomendasyon ni Secretary Galvez na sa NCR plus 8, dapat medyo maging mas malawak na ang ating pagbabakuna. Kaya yung A4, yung ating essential economic workers, ay sisimulan na natin, no, sa susunod na buwan. Tungkol naman sa mga numero, well, pinakita naman natin ang mga numero ngayon. Kitang-kita na pataas ng pataas ang ating daily vaccination rate sa buong bansa. Pero kailangan maintindihan natin, lahat ng mga statistics na ito ay depende talaga sa dumarating na supply. Ang importante, patuloy ang ating pagkukuha ng supply at pagdating dito ng mga bakuna, mabilis natin silang nababakuna. At yun naman ang nakikita natin. Alam niyo po, dapat talaga merong puntong nagsisimula tayo at merong punto na bibilis at magtatapos tayo. Ganyan po talaga ang kahit anong gawain, no? Pero hindi ko po maalis sa isip ko ng mga kritiko natin para bago nagdadasal na tayo sumablay sa ating vaccination. Wag naman po. Pero ang determinasyon po ng Pangulo, magkaroon po talaga ng population protection, lalong-lalo na dito sa Metro Manila Plus, at ang target date po natin, November 27. Mag-usap na lang po tayo pagdating ng November 27. Salamat po.